Mahalaga at parang nagmamadali ang habilin ni Sofonias sa unang pagbasa. Tatlong tagubili na may diwa ng pagmamadali at lubhang pagpapahalaga. Una sa lahat, ipinagtagubilan niya, hanapin ang Panginoon. Ikalawa, pagsikapan ng katarungan. Pangatlo, pagyamanin ang kababaang loob. Sa takbo ng pananalita ni Sofonias, tila siya ay nagmamadali. Maaari nating sabihin ang kanyang mahigpit na habilin sa atin ay habulin ang tatlong bagay na lubhang mahalaga para sa Diyos: ang Panginoon mismo, ang kanyang kabanalan, at ang kababaang loob. Ang kanyang pagmamadali ay tila bagang nagpapagunitang mayroong mahalagang bagay na naglaho na sa lipunan, ngunit pwede pa ring habulin at pagsikapan. Hindi nagmamadali ang mga tao sa mga bagay na hindi pinahalagahan ng balana. Kitang-kita natin sa mga sine at mga palabas, kapag ka hindi uso at hindi hinahanap ng madla, hindi kumikita, hindi nabibili, nilalangaw sa takilya. Walang diwa ng pagmamadali sa isang bagay na hindi naman tinuturing na mahalaga. Ang mga sining talkies lamang at walang aksyon, bakbakan at mga pagsabog ay hindi pinapansin at pinag-uukulan ng panahon. Ano ba itong habilin ni Sofonias na dapat nating habulin? Ano ba ang tagubilin ng propeta na hindi dapat ipagpaliban bagkus pagsikapan na ngayon din? Maari nating sagutin ito sa pamamagitan ng paghahanap kung ano ang ngayon ay tila hindi na pinahalagahan ng lipunan. Ano ba o sino ba ang mistulang lubusan ng naglaho sa ating guni-guni at alaala? Sino ba ang dapat sana'y nananatili sa ating listahan ng mga pangunahing dapat bigyang halaga? Marami ng manunulat ang nagsulat tungkol sa tinatawag nating eklipse ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ay tila nakubli na sa likod ng mga pangunahing pinagkakaabalahan ng tao, tulad ng buwan o araw na tatatakpan ang anino ng daigdig o ng ibang planeta na nagbubunga ng kadiliman at paglalaho sa paningin. Ang Diyos ay tila natakpan na ng napakaraming higit na pinahalagahan ng mundo. Nariyan ang labis ng paghagahaman sa kapangyarihan, sa pera o mga bagay na material. Nariyan din ang pagkasadlak sa pita ng laman, sa paghahanap ng ginhawang pangkatawan, ang pagkalasing sa anumang nakatuon lamang sa pansarili at personal na kabutihan. At nadiskubre natin, droga. Ganun pala katindi ang problema sa buong Pilipinas. Ito ang eklipse na binabanggit ni Sofonias, ang paglalaho ng Diyos sa lahat ng larangan ng ating buhay. Ito ang naglaho ang katotohanan ng Kanya ngayong inihahabilin sa atin upang habulin. Nagmamadali si Sofonias, mahigpit ang kanyang tagubilin. Nangangahulugan ito na hindi pahuli ang lahat, na mayroon pang panahon, mayroon pang pagkakataong lapatan ng lunas ang ating pagkawalay sa puong may kapal. Kung titingnan ang maraming bagay, nasa huling pagkakataon na ang daigdig, nasa huling oras na tayo kumbaga upang matutong habulin ang kapakanan ng sanlibutan. Ang matinding pagbabago-bago ng klima saan man sa mundo, ang mga trahedyang nagaganap sa maraming bahagi ng daigdig ay tila nagsasabing dapat na siguro tayong maghabol, magmadali at magsikap ng higit pa upang maiwasan ang marami pang mga trahedya. Nasa huling pagkakataon na rin ng ating bayan, tayo na ang pinakamasahol sa Asya sa larangan ng edukasyon. Tanging Bangladesh na lamang yata ang mas kulelat pa sa atin. Habilin ni Sofonias ay habulin ang nararapat upang iangat muli ang ating dignidad at patiniwala sa sarili. Nasa huling oras na rin ang hanay ng ating pagpapahalaga. Mas pinahalagahan natin ngayon ang mga halimbawa ng mga tao na sa showbiz kaysa sa pangalan ng Diyos at ng Santa Iglesia. Ang institusyon ng pamilya ay patuloy na inuusig ng kultura ng pangihibang bayan, migrasyon, at kultura ng postmodernismo. Huling biyahe na kumbaga para sa ating lipunan. Huling pagkakataon natin upang humirit at kumapit sa batas ng Diyos at kulturang makakristiyano. Huling biyahe na rin upang bigyan nating lunas ang isang sistema politikal na bulok at walang inaatupag kundi ang pagpupuno ng bulsa ng mga politikong sangasanga ang dila. Huling pagkakataon naman natin marahil upang magkaisa
at magkapit-bisig tungo sa isang pagbabagong nananatili at nagbubunga para sa kapakanang pangkalahatan. Maraming taon na ang lumipas magmula nagtagubilin ang grupo ng asin na umawit. Masdan mo ang kapaligiran. Masdan ang hangin na dati sariwa, ngunit ngayon ay napakaitim. Habilin ng asin ang habulin ng kapakanan ng kapaligiran. Ngunit ito'y maraming taon na nagdaan tulad ng maraming taon na rin ang lumipas magmula noong naghabilin si Sofonias. Sa panahon natin, hindi na maipagkakaila ang eklipse ng Diyos sa ating buhay at lipunan. Nalunod siya at natakpan ng napakaraming mga iba-ibang mga pinagkakaabalahan. Sa araw na ito, ngayong kayo'y nakaupo sa harapan ko at nakikinig sa akin, isang pagunitang nagmamadali ang turo sa ating ni Sofonias, totoo pa ba ang Diyos sa inyong buhay? Nakikita pa ba siya sa inyong buhay at bahay? Malaki ang posibilidad na naglaho na ang isang natatanging pitak para sa Diyos sa ating buhay. Ito ang habilin ni Sofonias na dapat nating dinggin, ang habulin at hanapin ng Diyos mismo. At ang tatlong mahalagang bagay na kaakibat ng pananatili ng Diyos sa ating buhay, ang kanyang paghahari, ang kanyang katarungan o kabanalan, at ang kababaang loob na bunga ng lahat ng ito. Habilin lang tol, humayot habulin ng Diyos habang siya ay matatagpuan pa. At ano ang bunga ng paghahanap na ito? Sinabot ito ni Jesus mismo. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat sila ay bubusugin ng Diyos. At ito po mga kapatid, ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyong ito ng Puso sa Puso, nagsasabing salamat po at pagpalain kayo ng poong may kapal.